What's up mga katol? Kinakaya ko na ituloy anak ko yung katol, okay? Ang katol, hindi yung katol talaga na binibili talaga na ano ha, na ginagamit para pampa ano ng lamok, ah, pangbugaw. Pangbugaw sa Ilocano kaya sa ano sa Tagalog eh pang ano sa Tagalog? Pampalayas ng mga lamok, hindi ganoon, okay? Katol meaning ka and then dash tol. Tol is another version of hey tol, utol, ganon, friend, okay? So mga ka-friends, okay, mga friends, what's up mga friends, yun ang ibig ko sabihin. Oh, eto. Well, since now we have already found out that John Magno is actually a person with mental sickness o kaya bipolar disorder. So meaning to say, magpapaka-bipolar na rin tayo o kaya magpapaka, ano na rin, magpaka-baliw-baliwan. Just like I said before, di ba? Because for her accusing me that I am a person with sayad daw. Kaya nga sabi niya, hindi daw siya pumapatol na isang tano, may sayad, katulad niya, di ba sabi ko, well, the only way I could actually conquer, okay, I could go in a battle with this kind of idiot, okay, na sip-sip, is magpakabaliw-baliwan na lang ako, I would pretend that I'm actually an idiot din, or I'm actually somebody who's got a mental disorder din. Kara, malabanan ko siya. That is the only way. Kasi nga naman, just like I said, if I'm not going to be like that, if I'm not going to switch myself into somebody na parang nagbabali-baliwan, and then I won't be able to compete with this kind of person. Oh, di ba? So ngayon, eto. Alam nyo, di ba? I was going through, just like I said na, I was going through YouTube para at least makita ko what would be the updates, the news updates of John Magno, and I just found out that hindi pa siya nakapasok ulit sa TikTok or any other social media na kung saan siya naiban. But, eto, she's got a different type of, ano, strategy. Oh, nagpapa-interview siya. Pero ngayon, ang disadvantage of the fact that she's been doing this to somebody just like this, attorney Bruce Rivera, kasi hindi ko siya kilala eh. Pero nakilala ko lang because of this one, okay? And then, she was there being interviewed, and then she doesn't even care if this interviewer was able to do her thing. Kasi nga naman, once you are being interviewed, of course, there are two people involved right here, the interviewer plus the interviewee. Diba? Pagkatapos ngayon, I mean, pinag-mistulan na lang niyang tanga itong attorney na nag-interview sa kanya because she just keeps on going and going and going and going. Wala pang naibabato sa kanya na question, and then all of a sudden, she just keeps on telling bullshit stories. She just keeps on telling the same stories just like before, you know, yung pagpunta niya sa Malacanang, and then that the president even bowed at her, whatever. Oh my God! And then she feels na yung president magbabaw sa kanya. In what manner, huh? Of course, because the president, as we know, of course, is a gentleman. That's just to show that he's a real gentleman. Parang yung mga ibang mga, way ng katulad ng mga Chinese or whatever, di ba, nagbabawd sila, ganun-ganyan. I mean, that's a part of their culture. So, if this guy, the president, has a culture that he wanted to show it na hindi porke ikaw ay John Magno. He was doing it because you are a lady and he was being a gentleman. Kaya siya nagbaw whatever, but that doesn't mean anything. Akala niya, she feels na, wow, she is already a superior na mismong ang president nagbabaw sa kanya. Oh my God, I cannot believe it. And then for her saying, na by the time that she has already approached the president, and all of a sudden ang tanong daw niya sa presidente is, President, how can I help you? Oh my God! A president would need somebody like her? As if like the president is really para bang gustong-gusto niya talaga mamit ito dahil ang presidente nangangailangan ng tulong. Oh my God! If the president would need somebody's help, especially in terms of politics, okay, political issues, whatever, and then he wanted to defend him, or he wanted somebody to help him out, whatever kind of problem that they are involved in, and then John Magno ang magsasabi na, President, how can I help you? You are just a very, very little piece of shit. Sino ka para magsasabi na, President, how can I help you? Putang ina. My God, this person, she's got a lot of delusions or illusions. She's got a lot of ambitions in her mind. I can't believe it. Just like when I said that, she is a real sip-sip, huh?
now proven talaga. She's a certified sip-sip. Just the fact na she was already telling nagginawa na niyang tanga itong attorney Bruce Rivera na hindi ko naman kilala. Ewan ko lang sino ba talaga ito. Nagmumukha siyang ewan. Diyos ko na. Ay, I mean, come on. Attorney ka pagkatapos pinadugo ang ilong. Nagmukhang siya yung dumugo ang ilong. Oh my God! If you are an attorney, bakit hindi ka makipagbakbakan o whatever? If you're an attorney, if you're really a professional, of course, if once you're an attorney, you would be at a certain place like sa court. Pagkatapos ganun ka, pinadugo ang ilong mo ng isang-isang tao na walang ano kundi isang maligno lang o kay isang may sayad lang. Oh my God! You look like an idiot yourself kasi pumadol ka naman nag-interview ka sa isang idiot. Yuck! So, ngayon, ha? Tama ba ako hindi? Diba? In-interview siya pagkatapos siya yung nawalan ng eksena. Napaka-idiot, napaka-tangang tingnan, diba? Oh my God, kaya nga naman, pag pumatol ka sa isang taong ganyan na may personality disorder o merong bipolar disorder, of course, yung Renido, kung ano yung capability niya, diba? You should know much better already na ikaw ay talagang titigukin niya. Siya nang mismo nagsabi eh, nobody can ever stop me. The more you stop me, the more I'm gonna kill you. O, tingnan mo, diba? Meaning to say, that is not literal na kill you, but she's saying na the more that you're going to silence me, the more na mag-iingay-ingay pa ako. Dahil yun nga siya eh, that is already the character or the characteristic of a certain person with mental disorder. Nakakita ba kayo na yung mga may mental disorder, eh talagang nag-i-stop sila na magsalita? No! Kahit nga yung mga iba, di ba, bakit kayo pa English-English yun? No, ba, yun nga eh, dahil nawawala na sila ng utak, kaya kung ano na naman sasabi nila, pero you think that they're really very genius because they're speaking in English. Hindi nyo alam kung ano talaga ang number one talaga na bakit ganon. So, if you are able to know about the character of a certain person, alam mo na, bakit mo pa i-interviewin kung sakali man isang ano? Dahil pag pumayag ka sa isang may side, nag-interview ka sa isang may side, pati ikaw ginagawa na rin niya na may sayad din because she's not gonna give you any space in order for you to fill in. Oh my God. So, nagmukhang tuloy na nga itong gagong ano, napapagago na ito. Well, nagmukhang gago. O talagang gago nga lang talaga. Kasi nga naman, pumatol sa isang gago, nagmukha tuloy siyang tanga. Okay, nabalikan ko yung pagiging sip-sip. O, diba? Doon na rin sa interview na yun, I have found out that she said that once Sara Duterte is able to will be able to invite her sa kanyang office or whatever, and then she said that, oh yeah, by all means, I would really like to tell Sara Duterte if what can I do for her. Oh my God, ginamit niya ulit yung what can I do to help you or whatever. Oh my God, as if they really need somebody who's an idiot, who's somebody who's got a mental disorder, mental sickness or whatever, na parang isang psychopath or whatever. And of course, knowing or searching about her character like that, I've been actually searching kung anong klaseng iba pa na pwedeng iba to sa kanya, because it's not only a person who's got bipolar disorder, kundi meron din siyang narcissistic personality disorder din. Kasi nga naman, pag tinitingnan ninyo, dapat she's all about herself. She's all about me. Kaya anybody who does such a thing would also be included as someone who's got a narcissistic personality disorder. Oh my God. Katulad yan, kasi sabi lang niya that time na, she was actually trying to sabotage the image or the likeness of Rabia Mateo, because according to her, she doesn't agree about Rabia Mateo agreeing, stating the fact that she is a person who was actually fighting for her own opinion, saying that a woman is capable of being a person or a person who can lead the country or whatever, because according to that was an interview. According to this questionnaire, okay, this person who gave her a question is because the president was able to tell
that he is not agreeing about Sara Duterte to be a part of politics, especially in terms of with the position being a president of the country. Okay, so ngayon, dahil nga sa ang sinabi niya ni Rabia Mateo is she is not in favor of whatever the president said, you know, but she went on her way in order to prove herself that she can also say it doesn't matter if the president said that he you know he doesn't believe about a girl who would be a leader, because in terms of her emotional condition, para at least ipantay sana doon sa mga men or whatever na talagang they are very very powerful in terms of their emotional capacities. Pero itong si Rabia, she didn't care kung ano sasabihin ng mga tao, because she was sticking to her own opinion. She's sticking to her answer that a certain woman can also be a leader of a certain country, especially if that person is capable of doing so. Oh, di ba? Pagkatapos ngayon, she's the number one thing right now na, oh my God, number one idol ko ngayon si Sara Duterte, and if ever she's going to invite me there at her office in order to be able to do something, especially in terms of the campaigning, you know, of her campaigns, and then she said that she's willing to do it for her, and then she would ask her, what can I do for you? Oh my God, talagang bangag talaga ito. What can I do for you? Oh my God. So that's just to prove, guys, na itong tao na to, she's a certified sipsip, she's a certified ambitiosa, she is doing all these things because she's got a political ambition. But the truth is, this girl is a faker politician, if ever. Diba? Obviously, a faker. She's not real, a faker. Meaning to say, she would do everything, magsipsip siya or whatever. But the truth is, there is behind this, meron siyang agenda in order to get the attention, in order to get all the people, in order to believe in her. But look! Tingnan nyo, sino itong tao na pina-follow nyo? Sino itong tao na pinapaniwalaan nyo? Sino itong tao na in-interview nyo? This is a person with a lunatic mind. She's got this bipolar disorder, meaning to say, talagang may sayad. And it's not only that, I can see she's also, she's got also a narcissistic personality disorder, meaning to say, she's also a psychopath. Kaya yung mga gusto mag-interview sa kanya, be careful, di ba? Interviewing a psychopath, if you are not a person who could really, be somebody like me, para at least kahit papano, magbabali-baliwan o magsa-psychopathan din kayo, para at least, para yung level niya, and then of course yung level, pwede kayong ano yun. Pero kung sakali man, you cannot be at her level, no way! Talagang titigukin lang kayo, talagang pagmumukain lang kayo mga tanga, whatever katuling ginawa niya dito sa attorney na to. I mean, for us thinking na once an attorney could speak out like that, pero pinagmukha niyang tanga, whatever. I mean, me for example, how would I be able to get somebody like that na nagmukha siyang tanga, nilampaso siya na isang katulad ng isang tao na to, na isang psychopath lang? Oh, paano ko, how would I really expect, how could I ever trust this person na pagdating lang sa interview, hindi pa niya maiangat-angat yung sarili niya, while in fact, interview lang ito, and how much more if this person is the one who are you, who is being hired at a certain place like the court. Pagkatapos ganun na hindi man lang niya maiano yung sarili niya, at isang jam magno lang pala ang magpapadugo sa ilong niya. Oh my God, wag na lang, ha? If that person or any person na gusto magbalak na interview na isang taong ganito, if you don't think na makakapaglaban kayo, kaya if you cannot level yourself in that speed, on her level, yung adrenaline niya, kung hindi may pantay yung sarili niyo, wag na lang, dahil kayo ang pagmumukain niyang mga tanga.